Natin ha, ito para sa iyo, Pastor Joey, mentor mo. Ang bayad sa kasalanan ay ang unang kamatayan, which is the separation of body, soul, and spirit, and the second death is fire. Because of sin, pupunta ang lahat ng tao sa impyerno because of sin. Ayan, ha? Pastor Joey, nakikinig po ba kayo? Mentor niyo po ito nagsabi. So, parang nung nakabasa siya, ha? Nakabasa siya sa ating post, ay parang agree pa siya kay Pastor Joey. Ngayon, kinontra na niya harapan. Oh, ayan, no? Hindi yata niya napansin yung kanyang mga, palagi po itong aking mapapansin na para bang the moment na gagawin natin yung pag-i-expose ay meron siyang mga sinasabi dati-rate o kaya kahit sa isang video na later on kukontrahin niya at ito ay palaging ano, no? Parang si Elio Soriano din ay ganun din na mangaral. Na para bang hindi mo matatandaan yung mga sinasabi mo kahit sa isang video lang o kaya nung nakaraan ay pabago-bago ang kaniyang itinuturo. So ngayon, Pastor Joey, sino po sa inyo ang nagsasabi ng tama? Ito ba ang iyong mentor na ang tao pupunta sa impyerno because of sin o yung sinasabi mong it's not because of sin? Right? Sige, mag-ano muna kayo dyan. Pero si Kristo, mga kapatid, ang umako ng ating mga kasalanan at siya po ay pumunta sa hell, mga kapatid, for to experience the second death for you and me. Sulat ng Apostol Pedro 3:18 of 1 Peter, for Christ also hath once suffered for sins. He once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison. Siya po ang kanyang espiritu po at kaluluwa. Nandoon po nangaral sa mga espiritu sa bilangguan. Dahil ang namatay lamang at kailangang buhaying mag-uli yung kanyang flesh. Another apostle in John chapter 2 verse number 19, the Bible says, Jesus Christ said, Jesus answered and said unto them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? But he spake of the temple of his body. Temple of his body. Only the body yung i-rear in 3 days. Rear it up. When therefore he was risen from the dead. The risen from the dead is the body of the Lord Jesus Christ. His disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus said, had said. If the context is all about resurrection, tandaan mo, Anton, yung kailangang i-resurrect is only the body of the kahit believers. The body of the believers. Dahil yung soul and spirit mo ay kailanman, hindi yan dapat or kailangang ma-resurrect. Ikaw pa nagsabi. Ikaw pa nagsabi na sa kamatayan, if you are a believer, sa grave ang katawan. At ang espiritu mo pupunta raw sa Diyos. Yung kaluluwa din sa Diyos, sa piling ng Diyos. Yan ang sabi mo sa part 1 ng ating pagsasagot kagabi. O bakit ngayon? So, kung ang soul at ang body ng believers nandyan sa kay Kristo o sa Diyos, sa piling ng Diyos, ano ang kanangangailangan ng resurrection? How about the Lord Jesus Christ?
So Jesus Christ, he went and preached doon sa bilangguan, and then since siya po ay nag-preach doon, his spirit hindi po kailangan ng resurrection. The resurrection is the body of the Lord Jesus Christ. Turo ko sa inyo mga kapatid ngayon na si Kristo ay nagdanas ng pains of hell. Merong pains of hell na naganap sa ating Panginoong Jesus. Okay? Ngayon, that is, anong sabi mga kapatid, si Jesus Christ ay namatay, naranasan ni Kristo ang dapat maranasan ng tao, ang kanyang espiritu ay bumalik noong siya po ay namatay, mga kapatid. Okay? Tingnan nga natin ang John chapter 19, verse 30. Anong sabi ng Bible? John chapter 19, verse 30. And when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Okay? Umiwalay na ang kanyang espiritu sa kanya. So, kung paanong ang tao kapag namatay, listen, kapag ang tao ay namatay, hihiwalay ang kanyang espiritu. Si Kristo, nangyari yon sa kanya. Anong mangyayari sa katawan ng tao kapag namatay? Okay? Tingnan po natin mga kapatid, kung anong nangyari sa katawan ng ating Panginoon nung siya po'y nakabayubay sa cross. Sabi ng Bible, "For the wages of sin is death." Namatay ang ating Panginoon. Hindi po namamatay ang Diyos. Pero nakaranas siya ng kamatayan sa laman na experience niyang death. Sabi sa Hebrews 2:24, hindi na makaranas ng kamatayan ang Diyos. Pero sinabi mo yan. Dito sa video na ito, God experienced the first and second death. Kung si Kristo ang sin, sa pupunta. Ha? Now, listen to this. Number 9, God experienced the first and second death for men. Now, ipakikita ko po sa inyo na si Kristo bilang nag-suffer ng second death for us, bayad sa kasalanan. Kung ano ang naranasan, mga kapatid, listen! Kung ano ang naranasan ng rich man sa Luke chapter 16, naranasan ni Jesus Christ. Kita mo yan? Ibang level na kakultuhan. Si Kristo ay na-impyerno talaga. Okay? Tandaan niyo po ha. Tandaan niyo po yung sinabi na yan. Uulitin ko po. Ha? Kayong mga napaniwala dito, uulitin ko para makuha ninyo yung punto. Eto ha. Ulitin ko po yon. Sinabi niya. Yes, both logic. Hindi lahat ng logic mali. Both scripturally, it is precise. Kung ano ang naranasan, mga kapatid, listen! Kung ano ang naranasan ng rich man sa Luke chapter 16, naranasan ni Jesus. Okay? Ano ang naranasan ng rich man sa Luke 16 ay naranasan ni Jesus Christ? Ito yung sinabi niya dito. No? At least maliwanag na po. Ngayon, pakikinggan po natin ang kanyang mga sinabi dati. Okay? Pakinggan natin ha. Psalms 130 sa fiery furnace, mga kapatid. Okay, alam kong alam niyo ang istorya na ito. Daniel chapter 3:25. And he answered, sabi po ng king, and he answered and said, "Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God." Amen. Which is, that is the Lord Jesus Christ. Amen. Ang Diyos ay hindi nasasaktan sa fire. Listen. At
Ang Diyos hindi nasasaktan sa fire. Okay, sige. Pag nasa sayo si Jesus Christ, hindi ka maha-hurt ng second death, which is the lake of fire. Hindi ka kayang saktan ng fire sapagkat ang kasama mo ay ang Diyos. Okay? Yan yung ating Panginoon. So, ang Diyos ay hindi nasasaktan sa apoy sapagkat siya ang creator ng apoy. Kung ano ang naranasan, mga kapatid, listen, kung ano ang naranasan ng rich man sa Luke chapter 16, naranasan ni Jesus. Okay? Ano ang naranasan ng rich man sa Luke 16 ay naranasan ni Jesus Christ. Ito yung sinabi niya dito. No, at least maliwanag na po. Ngayon, pakikinggan po natin ang kanyang mga sinabi dati. Okay? Pakinggan natin ha. Yan lamang. Na si Kristo bilang nag-suffer ng second death for us, bayad sa kasalanan. Kung ano ang naranasan, mga kapatid, listen, kung ano ang naranasan ng rich man sa Luke chapter 16, naranasan ni Jesus Christ. Just to be our substitute. Kailangan ma-experience. So Jesus Christ was tormented in this plane. Naranasan daw ng rich man. Ang Kristo na itinuturo ni Anton ay na impyerno at na tormented sa flame. That means ang kamatayan sa cross ni Jesus Christ ay hindi pa yun sapat na bayaran ang kasalanan niya. Kailangan pang bayaran pa ni Kristo, papunta pa sa lake of fire. Yun po ang kanyang pinaniniwala ang Kristo at hindi po yun ang Kristo ng Biblia. Dahil ang Kristo ng Biblia, mga kapatid, ay ang kanyang ang kasalanan po ng tao, mga tao ay dinala niya sa cross at doon he nailed it on the cross. Hindi niya kailangang maimpyerno upang maging ganap. Upang maging ganap ang kanyang kamatayan or ang pagbayad, hindi po. Hindi po. The blood of Jesus Christ cleanseth us from all sins. And the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sins. Hindi po ang pagpunta sa impyerno ang makapag-cleanse sa atin, Anton Ramirez. Hindi po. But the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sins. So, tanong ko sa inyo, bago tayo magpatuloy, saan pupunta ang taong may kasalanan? Saan? Ayan. Ayan na po, malinaw na. At least, kinilaro niya dito. Saan pupunta ang taong may kasalanan? Natural, sa impyerno. Saan pupunta ang taong may kasalanan? Naniniwala ba kayong sa impyerno? Yes, naniniwala po kami. Yes, bakit? Kasi po, ang sabi ng Revelations 21 verse 8. Yeah. Revelations 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Okay. Sino daw? Pupunta ang lahat ng may kasalanan. Oh, ang may kasalanan, ano? Yung binasa mo, Anton Ramirez, Revelation 21:8, mga taong makasalanan, may kasalanan. Eh, ang binasa mo, si Kristo who knew no sin. Anton, itigil mo na yung kakultuhang aral po ninyo. Hoy, mga pastor ng Baptist na paniwala, pambihira kayo. Ito yung teacher nyo, No? Ito yung pinaniniwalaan nyo, iniidolo. Saan daw pupunta yung may kasalanan? Si Kristo, walang kasalanan. Eh bakit ngayon nasali si Kristo, Anton? Bakit?
fire. Anong gagawin sa fire? Para makonsume ang kasalanan. Because God is a consuming fire. Ano makonsume ang kasalanan? Ang tao daw mapunta sa impyerno, sa hellfire, upang makonsume ang kasalanan. Hindi po. Ang tao mismo yung parusahan doon, Anton. Ano ka ba? Ano makonsume ang kasalanan? Parang purgatorio yata yung turo mo. Purgatorio yan. Ipapunta doon sa fire para ano, i-cleanse yung kasalanan para ma-purge. O kaya, makonsume ang kasalanan. Ganyan. Pupunta ang tao sa impyerno para makonsume ang kasalanan? Anong klaseng turo yan? Nakakatawa o nakakaawa? Ngayon, ang tanong, si Kristo, sabi ng 2 Corinthians 5.21, ginawa siyang kasalanan. Hindi lang basta may kasalanan, si Kristo mismo, mga kapatid, ang naging very sin. Si Kristo mismo ang ano, sa mismo ang lying, sa mismo ang Diyos-Diyosan, sa mismo, yun po ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Lahat ng kasalanan na meron sa tao ay nasa kanya. Ayun. Kaya sa ayun, maganda yun, no? Lahat ng kasalanan na meron sa tao nasa kanya, ipinatong sa kanya, dinala niya ni Kristo. Yun yung biblical na turo. Sige, tuloy natin. Sobrang daming kasalanan ng tao, sabi ng Bible, si Kristo siya mismo ang kasalanan. Yan ang sabi ng King James Bible. Siya ang kasalanan, ginawa siyang kasalanan, made him to be sin for us, ginawa siyang kasalanan para sa atin, who knew no sin. Huwag mong kalimutan yan. Who knew no sin. No, ginawa siyang kasalanan. So, let us try to harmonize and understand kung ano ba ang ibig sabihin for sa anong ito. Wala siyang kasalanan, ginawa siyang kasalanan. How is it, ano, paano ba ito ginawa ng Diyos? It is because we will start in Isaiah 53, mga kapatid. No, very simple lang naman yan. Kasi hindi po literal na ginawa siyang kasalanan dyan eh. Literal siguro yung ano niya. Si Kristo ginawang naging ito, sina, naging sina, instead of person, naging sina. Yan siguro ang intindi nito. Pero aklaro sa Biblia, mga kapatid, why? Why? Bakit siya ginawang ano? Because, for he shall bear their iniquities. Ayan. That is the reason, or that is the way na ginawa ang si Kristo na naging kasalanan. Naging kasalanan for us. Ano pa? 53. Ayan. The Lord laid on him the iniquity of us all. Dinala. So, eto mamaya, nabanggit din po ito ni Brother James, pero hindi niya alam to. Parang hindi niya ata alam to eh. Who his own self bear our sins in his own body on the tree. Dinala kasi ang kasalanan. Kaya yun pala ang ibig sabihin ni Pablo, naging sin for us. Hindi po si Kristo na transform, naging kasalanan literally. Hindi po. Si Kristo lamang po ay dinala ang kasalanan natin. Remember the ano, maganda rin mga punto eh. Yung type anti-type of the Lord Jesus Christ, yung dalawang kambing na sin offering doon sa Leviticus, na yung isa ay scapegoat, yung isa is sin offering na papatayin at isik-isik yung dugo sa sanctuary. Papatayin outside. Tapos yung isa, papatungan ng kasalanan. Tapos palayasin sa wilderness. Talking of Jesus Christ, na binayaran yung kasalanan natin, namatay siya upang ibayad sa ang kasalanan. And then yung kasalanan, talagang kinuha, talagang taken out, palayo sa camp. So sa ating panahon, ibig sabihin, yan talaga ay yung mga sinasabi sa Biblia na sa mga kalaud-lauran sa dagat, itatapon.
and I will remember no more. Yun, yun yung ibig sabihin. Ha? Inialay ang kaniyang katawan, namatay, yung dugo, no? Tapos yung kasalanan dinala, that is speaking of what Jesus Christ is going to do, yung dalawang kambing. Kaya yung SDA naniniwala na yung si Satanas daw ang magdadala sa kanilang kasalanan, ayan, turo po yung nakakultuhan. So ito ang ibig sabihin ni Apostle Paul. Hindi ang persona naging kasalanan, hindi po. Ha? The clear dito sa itinuturo sa Biblia, dinala niya. Pero ayan, ano pa natin itong punto dito? He hath made him to be sin for us. Hmm. Hindi sinabi ng Bible na, and he hath made him to be the sinners for us. O to be the sinner for us. Sabi ng Bible, for he hath made him to be sin for us. O, tama. So bakit ka magtatanong kung saan dadalhin yung mga makasalanan? Ha? Kung hindi pala naging sinner. Kung hindi naging sinner, bakit ka naka-form ng isang katanungan kung saan pupunta yung mga makasalanan at